Khalil TV. Curiosity killed the kitty, Miss Wilson. Nanigas ang katawan ko. Dahan-dahan akong lumingon para lang makita si Mr. Adams na nakatayo sa harapan ko habang nasa bulsa ng pantalon ang mga kamay. Kinagat ko ang labi ko. Akala ko magagalit siya pero nung tinignan ko siya, walang emosyon ang mukha niya. Nagsimula na siyang maglakad papunta sa akin kaya napaatras ako. Nagpatuloy ito hanggang sa tumama ang likod ko sa pinto. Tapos nilagay niya yung isang kamay niya sa gilid ko, nakasandal, malapit sa akin. Ano ang rule number 3, Miss Wilson? Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko kaya nahihirapan ako. Hindi ako nakasagot sa tanong niya bakit. Dahil mas nakatutok ako sa distansya naming dalawa. May tinatanong ako sa iyo, Miss Wilson. Sabi niya ulit. That there are prohibited areas in the house where I shouldn't go. Mukhang naalala mo ang rules. This room is one of those prohibited areas. So, from next time think before you put yourself into trouble. Nakatitig lang ako sa mga mata niya. Nawala ako sa pares ng mga mata na kulay dagat. Walang ibang lalaki ang nakaapekto sa akin ng ganito kalaki bilang Mr. Adams. Kinakabahan ako sa paligid niya. Hindi ko alam kung anong pakiramdam pero iba ang pakiramdam na ito. Isang pakiramdam na hindi ko naramdaman kahit kanino. Understood, sabi niya ulit. Tumango ako, yes Mr. Adams. Si Vrix Adams, 25 taong gulang na bilyonaryo. Mayabang, gwapo, walang awa, ang mahalaga lang sa kanya ay ang kanyang anak at ang kanyang trabaho. Si Isabella Wilson, 24 na taong gulang na simple at bubbly na babae, na nakatira kasama ng kanyang yaya sa isang orphanage. Ano kaya ang mangyayari pagdating ni Bella bilang yaya ng anak ni Vrix? Alamin natin sa kwento. Sa kabilang banda, si Isabella. Speaking about my life, it's a mess. 2 years old ako nung iniwan ako ng nanay ko o di kaya ng ibang tao sa orphanage. Lumaki ako sa orphanage na iyon. Maliit lang ang orphanage, wala masyadong bata ang nandoon, ako lang at mga 10 bata pa. Pero lahat sila ay nandidiri sa akin dahil mahal ako ni Yaya higit kanino man. Kung nagtataka kayo kay Yaya, siya ang nag-aalaga dati sa orphanage and let me tell you guys, she is amazing. Tumanda na siya pero naniniwala pa rin siya na bata pa siya at mas may energy kaysa sa akin. Siya ang buhay ko at ang tanging pamilya ko. Mahal ko siya. Well, you guys must be wondering kung bakit ko sinabing dati, yun kasi lahat ng tao sa orphanage na yun ay adopted, at ngayon kami lang ni Yaya. Maraming beses akong sinabihan ni Yaya, pero ayaw kong magpaampon kahit kanino. Nais kong tumira sa kanya. Kaya ngayon hindi na orphanage, kami na lang ni Yaya. I was in my usual shift, nagtatrabaho sa cafe. Nasa counter ako habang nakatingin sa mga customer. Well, kapag naiinip ka, wala kang ibang pagpipilian. Yung lalaking yun, bakit siya nakatitig sa kape na parang first time niyang makakita ng kape sa harap niya? Ganito ang mga oldie, wala kang maitutulong, sabi ng konsensya ko. O at ang lalaking yun doon, tumingin sa kanya na hindi man lang tumitingin sa masasarap na pagkain sa kanyang harapan, nakatitig lang siya doon sa blonde na busy sa makeup niya. Mga lalaki ngayon, ugh! Ang cute ng batang yun. Pumalakpak ang mga kamay habang nakatingin sa kape. Ha, at least may masaya. Bata pa lang siya. Oh God, anong ginagawa ng lalaking iyon doon? Is he planning to murder the cake gamit ang tinidor? No, don't you dare murder it, ginawa ko ang magandang cake na iyon. Oh God, if he doesn't murder it, paano niya ito kakainin? That's not my problem. And he murdered my cake. Walang kabuluhan ang lahat ng hard work. I wish I could murder him too. Kailangan mong huminto sa mga kriminal na ideya. Hey there! Isang boses ang dumating. Bumalik ako sa aking panaginip na mundo. Welcome to the hideout, ma'am. What can I get you? Tanong ko sa pinakamagalang at matamis na boses. Cappuccino, masungit na sabi niya. Ayaw ko sa mga ganitong klase ng tao. Ilan po, ma'am? Magalang kong tanong ulit. May nakikita ka bang iba na kasama ko? Are you dumb or what? Just bring it quickly. I don't have the whole day. Saka siya pumunta at umupo sa isang upuan. Beach. Mabilis akong gumawa ng cappuccino at binigay sa kanya. Itinabi ko sa table niya at sinabing, enjoy your coffee. Sumimsim siya at iniluwa. Ew, do you even call this a coffee? This tastes like shit. Okay, naintindihan ko na. Ang kanyang panlasa ay shit. Dahil ako ang gumagawa ng pinakamahusay na kape dito.
Sinasabi ng lahat iyan. Go and make another one. What the hell? Okay, and I'm really sorry. Dali-dali akong pumasok at naghanda ng isa pa, tinikman ko. Yes, ito ay perpekto. Ako ay mahusay. Muli akong lumapit sa kanya at nilagay ang kape niya sa mesa. Ma'am, eto na po ang cappuccino niyo. Muli niya itong tinikman. Ha, now say bitch. Sa loob-loob ko ay tinapik ko ang likod ko. Muli niyang iniluwa ang kape sa kanyang bibig. Hindi ka talaga marunong gumawa ng simpleng cappuccino. Tumayo siya at sumigaw sa tenga ko. Kumuha ka na lang ba ng pera sa pagtitig sa lahat ng dumaan? You are such a waste. Napatingin ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Excuse me, oh, kaya ngayon ang basurang ito ay may problema sa pandinig. Ma'am, you are a customer and that is the reason I am respecting you. You can't talk to me like that. Oh really, then how should I talk to you? She then pushed me back. Ha, tell me. Come on trash, I don't have time. Muli niya akong tinulak. That's it bitch. No, tumigil ka. You have a job? No. Fuck the job. Ang lalaking nag-murder sa aking piraso ng cake ay nakaupo sa harap ko. Kinuha ko ang cake at binasag sa mukha niya. Nakatayo siya doon nagulat na gulat. Ngayon sabihin mo ma'am kung sinong basura. Sabi ko sabay ngiti sa akin kanina. Sinamaan niya ako ng tingin bago nagmarcha papunta sa direksyon ko. You bitch. Hinawakan ko ang kamay niya at inipit sa likod niya saka sinabing, don't even try that. It's not my fault if your sense of taste is shit. Pagkatapos ay binitawan ko ang kamay niya at tinulak siya paharap. Ah, sumigaw siya. Anong nangyari? May nagsalita sa likod ko at nakilala ko agad ang boses. Fuck, manager. Napahamak ako. Lumingon ako habang nakatingin sa ibaba. Look what has she done. Sabi ng bitch na nagpapahiwatig ng mukha niya. Bella, sabi ni manager. Sir, I didn't want to, panimula ko pero pinutol niya ako. What the hell did you do? Hindi ka marunong magbehave sa isang customer. Sir, she said bad words to me and, muli niya akong pinutol. Hindi ibig sabihin nagagawa ka ng ganyan. I'm sorry sir, nagalit ako at. You are fired. Ano, gulat na tanong ko. Narinig mo ako, you are fired. No sir, you can't do that. I'm really sorry but. Get out now, sumigaw siya. I warned you. Pumasok ako at kinuha lahat ng gamit ko. Nang aalis na ako ay nakita ko ang bitch na kangisi sa akin. Lalo akong nagalit. I am fired right? Yeah, you are. Good then. Ngayon ay maaari mong gawin ang anumang gusto mo. Hindi kita titigilan. Nagmarcha ako papunta sa table niya at kinuha ang cappuccino niya na nasa table at ibinato sa kanya. Nakangiting sabi ko, have a nice day ma'am. With that naglakad na ako palabas ng kafe. Narinig ko ang pagsigaw niya at paghingi ng tawad sa kanya ng manager. Naglakad ako papunta sa bahay ko. Jesus, ano na ang gagawin ko ngayon? Ako ay walang trabaho. Pagdating ko sa bahay nakita ko si Yaya na nakaupo sa couch na may hawak na papel. Lumapit ako sa kanya, lumuhod sa harapan niya, kinuha ko ang papel sa kamay niya. Ano yun Yaya? What is it Yaya? Binasa ko yung papel, what the hell? Bella, gusto nilang gumawa ng hotel sa property na ito. My son has lost this last thing I had in gambling. Ano ang gagawin natin Bella? Lasanggero at sugarol ang anak niya, syempre lagi siyang gumagawa ng problema sa amin. Nawala ang lahat ng mayroon si Yaya dahil sa kanya, at ngayon ang bahay na ito ang huling bagay na mayroon siya at ngayon ay ito na rin. Niyakap ko siya. I promise we'll figure out Yaya. I will find a place for us soon. Ngunit ang tanong ay paano? Nawalan din ako ng trabaho. Isang linggo na lang ang oras namin para walang laman ang bahay na ito. Hindi ko siya nakikitang umiiyak. May kailangan akong gawin. Isang pag-asa na lang ang natitira ko ngayon. I can ask Steve to find me a job. Oo, siya na lang ang natitira ngayon para tulungan ako. Alam kong nagtataka kayo kung sino si Steve. Well, si Steve lang ang kaibigan ko. Yaya, I'll be home soon. Hinalikan ko siya sa pisngi at sinabing. Saan ka pupunta? Tanong niya. Para makita si Steve, baka sakaling matulungan niya akong maghanap ng trabaho. Bakit siya? You can't do it yourself. Yaya, I left the house with that. Ayaw talaga ni Yaya kay Steve. Lagi niyang sinasabi na masama siyang tao. Pero lagi kong sinasabi sa kanya ang kabaligtaran. Nang makarating ako sa bahay ni Steve ay pinindot ko ang doorbell. Binuksan niya ang pinto.
Isabella, anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Steve, I needed to talk to you about something. Sabi ko. Okay, pasok ka sa loob. Pumasok ako at umupo sa couch. Umupo siya sa kabilang couch. So ano ang gusto mong pag-usapan? So Steve, here's the thing, I really need a job. Job? Pero meron ka, diba? Pagkatapos ay ipinaliwanag ko sa kanya ang buong kwento. Nag-isip siya saglit sa kamumiti. Bakit nakangisi ang lalaking ito? Bella, hindi tama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko dapat ka nalang lumabas. Hell no! Paano ako makakalabas? Kailangan ko ng trabaho ngayon. Hindi ako pwedeng lumabas na lang. Tumayo si Steve sa kinauupuan niya at umupo sa tabi ko. Parang sobrang lapit sa akin. Medyo lumayo ako sa upuan ko. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang kamay sa aking hita, pagkatapos ay sinimulan niyang iikot ang isang hibla ng aking buhok gamit ang kanyang kabilang kamay. Si Bella, the thing is that I have a job for you. That is perfect. But, itinanong ko. Muli siyang umisi at sinabing, but you know everything in this world is not that easy. Everything has a price. Anong price? Anong pinagsasabi mo, Steve? Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko gamit ang kamay niya. Matagal na kitang gusto, Isabella. Nung unang araw na nakita kita, I want to take you right then and there. Pero nung kausap kita, nakita kong hindi ka ganung klase ng babae na madali kong makuha. Tapos, I saw your weak point. Wala ka namang kaibigan, kaya naisip ko kung bakit hindi kita maging kaibigan at kunin ka, Bella. Hindi ka magsisisi, sa totoo lang, gagawin kong espesyal ka. Kung gayon madali mong makuha ang trabaho, Bella, isang gabi lang sa akin. Nanlaki ang mata ko. Ano ba, nababaliw ka na ba? Steve, I have never thought about you in that way. Tumayo ako sa couch. Tumayo din siya. But I do. You drive me crazy, Bella. Isang gabi lang. Layuan mo ako. Patuloy siya sa paglakad papunta sa akin, at paurong ako hanggang sa tumama ang likod ko sa dingding. Please layuan mo ako, Steve. Nagsimula akong umiyak. Come on, Bella. Lumayo ka, sigaw ko. Tatakbo na sana ako nang hawakan niya ang kamay ko, at hinila ulit ako pabalik. Bumagsak ang likod ko sa matigas na pader. Pakiusap, bitawan mo ako, Steve, pagmamakaawa ko sa harap niya. Pero hindi niya ako pinakinggan. He was about to kiss me when seeing the other option I hit the part where his sun doesn't shine. Napaungol siya sa sakit. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palabas doon. Narinig kong sinigaw niya ang pangalan ko mula sa likod. Nagpatuloy ako sa pagtakbo at pagtakbo. Bakit sabay-sabay ang lahat? Una, nawalan ako ng trabaho. Tapos yung sulat. At ngayon si Steve. Siya lang ang naging kaibigan ko, pero siya rin. Lahat ng tao sa mundong ito ay masama. Nandito ako nakaupo sa club at nagiinom. Lasing na yata ako. Anong dapat kong gawin? Wala akong maisip. Bakit ang gulo ng buhay ko? Nagsimula akong tumawa na parang tanga. Hey, okay ka lang? Tanong sa akin ng bartender. Tumango ako habang tumatawa pa rin. I am so okay. Oh boy, I think you are sad. You think? Tumawa ulit ako ng malakas. My life is a fucking mess. Hey, makinig ka. I can help you to reduce that stress. The pleasure is for just a night. Ha? What do you mean by that? Pagkatapos ay kumuha siya ng inumin sa kanyang kamay, saka nagtimpla ng kung ano dito. This. Kunin mo. Binigay niya sa akin. Ano ito? See, you wanted peace and pleasure for one night. You'll get it. Just go to that area and enter in room number 119. Okay, you'll enjoy it, trust me. Talaga, bulalas ko. Kailangan ko talaga ng kasiyahan. Iinom na sana ako ng may kamay na inagaw sa akin. Napalingon ako sa taong gumawa nun at nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa tabi ko na may hawak na baso ng alak. Baliw ka ba? She is drunk, you can't send her there. Tiningnan kong mabuti ang mukha niya. Hindi siya basta-bastang lalaki. Siya ay isang iskultura ng pagiging perpekto. Kulay dagat ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumipat sa kanyang labi na manipis at pink, saka ang kanyang jawline na perpekto. Sa simpleng salita ay perpekto lang ang lalaking ito. Pangarap ng sinumang babae. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin mula sa itaas hanggang sa ibaba at sinabing, makinig ka, wala akong ideya kung ano ang iyong problema, ngunit ang lugar na ito ay hindi ligtas para sa iyo. Lasing ka na, kaya umuwi ka na. No, ayokong umuwi, gusto ko pumunta doon, sabi ko sabay turo doon sa tinuro ng bartender kanina. No, hindi ka pupunta doon, hindi ligtas. Pupunta ako doon. Stop being stubborn, you are a stranger to me, still I am warning you. Kaya hindi mo ba magagamit ang utak mo na dapat may dahilan para gawin ko yun? Pero stranger din siya, sabi ko sabay turo sa bartender. Sino ang dapat kong pakinggan? Ako, hindi ka pupunta doon, sabi niya sa matigas na boses.
Who are you? My daddy. No, you are no one, so why should I listen to you? Tumayo ako mula sa stool ko, napaatras ng kaunti. Hinawakan niya agad ang braso ko para hindi ako mahulog. Hindi ka man lang makatayo ng maayos at gusto mong magsaya. Isang saya na hindi mo alam. Tumayo siya sa kinauupuan niya at sinabing, saan ka nakatira? I'll drop you. Why should I tell you? You are a stranger and Yaya told me not to tell anyone about it. No, no, sabi ko sabay cross arms na nakapout. Paano kung masamang tao ka? Sinusubukan kong tulungan ka, at tinatawag mo akong masamang tao. Sino ang nakakaalam kung sinusubukan mo talaga akong tulungan o hindi? What the? Napatigil siya at sinuklay ang kamay niya sa buhok niya sabay bulong ng kung ano, pero narinig ko yun ng malinaw sa sobrang talas ng tenga ko. Hindi kita kayang iwan dito kasama ang mga lalaking ito. Kakainin ka nila for sure. Nagtaas ako ng kilay. Anong ibig sabihin nun? Nothing, you are coming with me. Sabi niya sa iritadong tono. Why should I? You will because I am trying to help you. I pouted making a face na paano ko malalaman yun. Huwag mong subukan ang pasensya ko at sumama ka na lang sa akin. Umiling ako, no. Fine then don't blame me. Naguguluhang tumingin ako sa kanya. Blame you for what? Ngumisi siya, for this. Ilang segundo lang ay binuhat niya ako at inihagi sa kanyang balikat. Hey, ibaba mo ako, anong ginagawa mo, sigaw ko. I warned you but you didn't listen to me. Paulit-ulit kong hinahampas ang likod niya, pero lalaki ang lakas niya kaya ilang beses ko na rin sinaktan ang mga kamay ko. Pagkatapos ay pinasok niya ako sa loob ng sasakyan, ibinaba ang aking seatbelt at sumakay sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Teka, kinidnap niya ba ako? Sinimulan kong katukin ang bintana. Help, help, kidnapper, he is kidnapping me. Will you shut up? I am helping you not kidnapping you. Now tell me where you live. Umupo ulit ako habang naka-cross arms sa dibdib ko. No, sabihin mo, kung gusto mong makauwi. Paano kung pagdating namin doon ay pinatay niya ako at si Yaya at ninakaw ang lahat ng gamit namin? Marahil ang kotse at damit na ito ay masyadong ninakaw mula sa isang tao. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan at hindi ko hahayaang masaktan si Yaya. Hindi naman ako ganoon kalasing para hindi isipin ang kaligtasan ni Yaya. Hindi ko alam. Ano? Naguguluhang tanong niya. Hindi ko alam. Mabuti kung ganoon. Umupo ako kung saan niya ako dadalhin. Sobrang sakit ng ulo ko. Sa wakas huminto na ang sasakyan, napatingin ako sa labas na bahay pala. Well, hindi anumang bahay ito ay isang mansyon. Halika, sabi niya sabay baba ng sasakyan. Nanatili akong nakaupo sa loob at hindi kumibo. Hinintay niya ako pero nang hindi ako lumabas ay dumating siya at binuksan ang pinto. Lumabas ka na. Umiling ako, no, kidnapper ka. Looking at the house you still think I am a kidnapper. Muli kong tinignan ng mabuti ang bahay. Still no, fine, sabi niya at hinagis ako sa balikat niya at binuhat papasok. Help, help, kidnap, kidnap. Pero patuloy pa rin siya sa paglalakad kasama ako sa balikat niya. Sa wakas ay huminto siya nang makarating kami sa harap ng isang pinto. Binuksan niya yung pinto at sumisigaw pa rin ako. Dinala niya ako sa isang kwarto at inihiga sa kama. Humiga ka dito at matulog. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ayokong magising ang lahat dahil sa pagsigaw mo. Hindi ako dito matutulog. Gusto ko nang umuwi. Ilang beses kong inaalok yun, ngunit naging abala ka sa iyong mga stupid na pag-iisip. So just stay here. No, no, no. Home, home, home. Sigaw ko pa rin. At bakit ang init dito? Ang init kaya, sinimulan kong paypayan ang aking sarili gamit ang aking mga kamay, saka binuksan ang aking shrug shoulder at ibinato yun, nang binuksan ko ang ilang mga butones ng aking pangitaas, pagkatapos bigla niyang hinawakan ang kamay ko at pinigilan ako. Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga. Pero sobrang init dito. I'll just switch on the AC. It will be fine. Tumango ako, matulog ka na, sabi niya at aalis na sana. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya. Pumatong siya sa ibabaw ko. Nagising ako nang tumama sa mukha ko ang sinag ng araw. Napahikab ako at nakapikit pa rin na ninanamnam ang malamig at komportableng pakiramdam. Nagflash sa isip ko ang mga alaala ng kagabi. Nanlaki ang mata ko at napaupo ako sa kama. Oh shit, ano bang ginawa ko at matapos siyang hilahin ay ginawa namin? No, 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 bakit wala akong maalala? Napahawak ako sa ulo ko, sobrang sakit. Inilimot ko ang tingin ko sa kwarto, tapos nahulog ang aking mga mata sa shrug ko na nakalatag sa sahig. Napatingin ako sa damit ko, hindi ito ang mga damit ko. Fuck, paano nakarating ang shrug ko doon, at itong mga damit, ito ay shirt ng kung sinong lalaki.
Mangyaring sabihin sa akin na hindi ko ito ginawa. No, please no. Paano ko ibibigay ang virginity ko sa isang stranger? Hindi ko ginawa iyon. No, no, no. At dito na po, nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.